I'm back, Irene Regina. Welcome back sa aking YouTube channel. So, ayun guys, nasa April 10 na tayo ngayon, bukas 11. So, sa 12, alas 7 ng gabi, Egypt time, Egyptian time, yung flight namin via Qatar Airways. So, ano guys, hindi ako masaya, mixed emotional. Kasi si Ismael, hindi niya alam na uuwi kami ng Pilipinas at after 2 months ay iiwanan ko siya doon. Kaya naiiyak ako pag nag-iisa ako kasi hindi ko alam talaga. Kaya nandun siya sa kwarto, nanonood ng ano, YouTube, tapos nandito ako sa labas. Parang hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam. Hindi masayang uuwi sa Pilipinas. Itong bakasyon ko na to guys, ay hindi ako masaya kasi nga, masaya ako. Pero alam ko naman na parang niluloko ko siya na uuwi kami doon, masaya doon, pero iiwanan ko siya. Kaya yun yung, ano, na, kaya naiiyak ako kasi naawa ako sa anak ko. Pero wala akong ibang magagawa guys, na gagawin ko talaga itong, ano, iwanan ko siya doon at bumalik dito magtrabaho. Kasi nga, hindi naman ako yung, hindi ko to ginagawa para sa sarili ko, kundi, para na rin sa kanilang kinabukasan, sa ano, dalawa kong anak, may college na ako after next year kasi senior high school na yung panganay ko doon sa Pilipinas. So, kailangan ko lang na magtrabaho. At least, sa isip ko nga, ano, kahit makatrabaho lang ako ng 2 taon dito, matapos ko lang yung bahay mo. Kasi nga, 8 buwan ako nagtrabaho, stay in. Mahal kasi yung nagpapaatip ng bahay. Kaya yung 4 buwan ko, hanggang naatipan lang siya. Pero hindi pa talaga tapos, hindi pa pwedeng matirahan yung bahay ko. Kaya yung 4 naman na buwan ko na sahod, yun yung binili ko ng ticket. At saka yung ano, siyempre pocket money ko na rin kahit konti lang, basta makakauwi kaming dalawa ng anak ko. So, kaya yun guys, ano, kasi na 4 years old na siya, dapat gusto ko talaga na doon siya mag-umpisang mag-aral sa Pilipinas. Kaya kailangan ko nang ihahatid siya dito nitong taon na ito. Kaya nga lagi kong sinasabi sa kanya na uuwi tayo ng Pilipinas, nandun yung mama at papa ko, yung kapatid mo, yung mga kapatid ko, mga tiyuhin at tiyahin mo nandoon, marami kang kalaro doon na pinsan mo, kaya natutuwa din siya. Kaso lang, hindi ko alam kung yung naisip ko din ba na pag masaya na siya doon tapos iiwanan ko, hindi ko alam kung ano yung magiging feelings niya. Kaya naiiyak ako mag-isa guys. Naglalaba nga ako ngayon, sabi ng asawa ko, hindi na raw ako maglalaba, maglinis. Sabi ko, okay lang naman. At saka nag-aano na ako ng ano namin, yung bag namin, ng bagahe namin. Ito yung bagahe. Kunti lang yung dala kong bag. Ito, pakita ko sa inyo guys. Ito yung bag ko guys. Itong ano, kasi masyadong ano na siya, natakot ako baka pumutok sa airport, masisira yung bag ko. Kaya nilagyan ko na siya ng tape para suporta ba. Tapos itong pink hand carry ko yan. Tapos ito naman hand carry ko lang to kasi ano lang to, yung unan, ganyan. Unan at saka may parang shawl, baka lalamigin yung anak ko. Tapos ito naman, 18 kilos lang yan. So, yan lang ang dala ko guys. Tapos mayroon hand carry ako, lalagyan ko ng na may shoulder bag ako, yung lalagyan ko ng ano ko, ng mga papel, mga gamit. We will go to Tari House, we'll sleep over there, and the next day we will head to the airport, okay? Okay, yes! We will ride the airplane. Yes, bye bye! Yes. Tara, anahale, tara.
are unhappy, yeah? Gum is not equal my toys. Ah, okay. And are unhappy are me my toys? No, he will not throw your toys. Because he know in me, somebody throw all my toys. I'm crying. No one will throw your toys because mommy will keep it here. Huh? Yeah, go to daddy. You're so sweet. So we will make a vlog. So, ayun nga guys, bakit ko nakumbinsa yung tatay ni Smile na uuwi kami ng Pilipinas at doon ko siya papaaralin. Kasi guys, dito sa street ng bahay namin, paglabas ng building, merong eskwelahan dito, language school, so Alexandria Language School. So, lagi nilang sinasabi guys na tapos na daw yung pasukan. Kaya nung nag 4 years old, years old na siya guys. Gusto ko na sana siyang ipasok dito. Kaya adult nursery. Hindi, ayaw pala nilang tanggapin kasi yung rason pala nila guys ay Ismail. Yung rason pala nila ay dapat pala mag-umpisa lang nursery yung tinatanggap nila sa school na dito na ito ay doon sa yung parang nursery na doon nila pinapasok muna bago nila tinatanggap sa school ngayon. Hindi sila tumatanggap ng galing ibang nursery. Kaya na-disappoint ako. Naiiyak talaga ako kasi bakit ganun. Kasi sabi ko, I cannot afford to send my son every day. Kasi very far. Kaya nga gusto ko dito pumasok sa school na ito ang anak ko. Kasi malapit lang dito sa bahay ko. Pero bakit ko siyang, sa murang edad niya, araw-araw ko siyang papabiyahe ng school bus, ang liit-liit pa. Kaya yun guys, ginawa ko talaga ng paraan na makumbinsi ko yung asawa ko na iruwi ko na lang ito doon, marami na mga lalaki sa kanya. At ako magtrabaho doon, don't speak too much because not good, not nice. You are screaming. So ngayon guys, napa-agree ko siya. Kaya nga ngayon guys, a mixed emotion kasi nga hindi talaga niya alam na iiwanan ko siya doon. Sana madali siyang maka-accept doon. Madali niyang ma-adapt yung weather, yung kultura doon. Yun lang. At saka, makapagtrabaho na din ako ng guys, full time. Although nakapagtrabaho naman ako ng nandito si Ismail, 9 months ako din nagtrabaho na yung tatay niya nagpapantay. Siyempre, may pinapagawa ako doon sa Pilipinas na bahay na hindi ko pa matapos-tapos. So, talagang dinidivide ko yung 4 na buwan ko na sahod. Yun, mahal din kasi magpagawa ng bahay doon. At saka, yung 4 na buwan ko din, yun yung pinambili ko na ticket. At saka, syempre, baon din namin. So, yun guys. Kaya nakauwi ako ngayon. Kaya, pag nakapagtrabaho ako kahit 2 taon, matatapos ko yung bahay ko. Talagang uuwi na ako. Mag-forward na ako doon. Kasi nga, mahirap talaga. Napakasakit sa loob guys, na iiwan ko yung anak. 2 na ang anak ko na iiwanan ko. Yung isa kong anak after next year. Kasi senior high school na siya ngayong taon na ito. So, may college na ako by next year. So, hindi ko talaga alam guys. Si Lord na ang bahala sa akin kung saan niya ako dadalhin. Kung matapos yung bahay ko, mag-for good na ba ako or magpatuloy pa ba ako dito magtrabaho. Hindi ko alam. Sa akin na lang ay masaya lang ang anak ko doon. Nakayanin ko na magtrabaho dito. Although bumalik ako rito guys, hindi ito para sa sarili ko kundi para din sa anak ko na habang nandun sila sa Pilipinas nag-aaral, ako naman dito ay nagtatrabaho para matustusan ko yung pangangailangan nila at saka magawa ko yung pinapangarap ko na bahay. Kasi marami nagtatanong, hindi ba yung asawa ko tutulong sa pinapagawa kong bahay.
Maraming nagtatanong ganun, mga kaibigan. Sabi ko, kung bibigyan ako, maraming salamat. Kung hindi naman, okay lang. Kaya ko naman magtrabaho. We have to rub the. Merong ano dito eh, maingay. Kaya, kung bibigyan ako, mabuti. Pero kung hindi, eh, kaya ko naman magtrabaho. Kasi sa umpisa talaga, hindi naman ako nagpapagawa ng bahay na sinabi ko sa kanya na tulungan mo ako magpagawa ng bahay doon. Wala. Ginawa ko yan sa sarili ko. Yung wala, sarili kong desisyon na hindi niya alam nung nagbakasyon ako. Kasi akala ko eh, hindi ako magkaanak noong time na yon. Hindi na kami magkaanak. Kasi 3 years kami nagsama, hindi ako nabuntis. Kaya sa akala ko, kaya kong magtrabaho na ano. Kaya nung yung ano pala, nung pag-uwi ko, after 3 months, nabuntis ako. Kaya hindi na ako nakapagtrabaho, kaya hindi pa natatapos yung bahay ko. Kaya sinabihan ko na, sinubukan ko siya hingian ng tulong doon sa bahay ko. Hindi din naman niya maano, kasi nga, may bahay daw siya rito. Bakit pa daw siya gagawa ng bahay doon? So, wala na akong magagawa. Kaya, pasalamat na lang ako na pinayagan niya ako magtrabaho. At saka yun nga, pumayag siya, naintindihan niya na kailangan ng anak ko na doon mag-aaral. So, yun. Napakahirap guys, pero kailangan kong tanggapin na iiwanan ko yung anak ko doon. At babalik ako rito after 2 months magtrabaho. Sawa ng Diyos guys, kaya naman magtrabaho. Bibigyan lang tayo ng malulusog na pangangatawan yun lang. So, hanggang dito na lang guys sa aking vlog kasi masyadong mahaba na. Kita-kits na lang guys sa susunod na vlog. Bago ko pala makalimutan guys, tapos na po akong nag-PCR. So, yun yung kailangan natin para makalipad. So, tapos na ako mag-PCR guys. Bukas 11 ng tanghali, makukuha ko yung result. So, ayun. Saka na ako mag-fill up ng One Health Pass sa Pilipinas. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sana hindi kayo magsawang mag-support sa aking video. At maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Update ko kayo ulit. Bye-bye. Take dirty one from your